Sa loob ng maraming taon, sa sugal, umikot ang buhay ni Erwin. Para siya nakaka-addict talaga kasi hindi naman sa pag-ano, ultimo yung mga tao na, di ba, gumagamit ng ano, alam mo na yan, ng bawal na gamot, na-addict din sa laro na yan, sa bingo. Talaga nakaka-ano siya, nakaka-attract talaga siya. 2007 nang mahumaling siya sa online gambling. Dating seaman si Erwin at sumasahod noon ng 100,000 piso kada buwan. Sa tuwing magbabakasyon sa Pilipinas, sa mga online gambling station siya naglilibang. Sa umpisa ay 1,000 piso ang naipatatalo niya kada araw. Lumaki na ito sa 3,000 hanggang 5,000 piso kada 3 oras. Tumatagal si Erwin ng halos 15 oras sa pasugalan sa loob ng 1 araw. Pag tumama ka na kasi nasimula mo tumakama ka ng malalaki, bawa tumama ka ng 700, abot yan, lumaki na lumaki pera, pero darating yung maya-maya, uubusin ka na kahit anong gawin mong laban, talagang yung gusto mong bumawi na gusto ko lang bawiin tong pera ko na para maibalik ko yung puhunan ko. Hindi mura ang online gambling. 500 piso ang bayad makapagparehistro lang. Di nagtagal, nagbebenta na si Erwin ng mga ari-arian. Bali, kompleto gamit ko noon, may sasakyan ako, may motor ako. 2004 nang ikasal si Erwin kay Joanna. First day ko maglaro, nanalo agad ako. Tapos kinabukasan, parang hindi naman pumasok sa isip, maglaro kaya uli ako. Ganun din, laro tayo, swerte ka, nanalo ka. Nagkagasa, nagtuloy-tuloy. 2011, nagsimulang magsugal si Joanna. Inilihim ni Joanna sa mister ang pagkalulong niya sa sugal. Hinahanapan niya na ako, asan yung sahod? Umiyak na ako nung sinabi ko na ubos ko sa bingoan. Di na siya nakapagsalita, umiyak na rin siya nun. Ang nalulustay ni Joanna sa pagsusugal mula 10,000 hanggang 20,000 piso kada araw. 4 days natalo ko ng 75,000. Kakahabol ko sa sahod niya, di pa niya alam yun. Sabi ko, paano ko kaya mababawi ito? Hindi ko alam. Sa kagustuhan ko makabawi, doon na pala ako nalululong. Hindi madaling bumitiw sa addiction sa sugal. Yung palagi yung sinasabi na bawi-bawi. May dagdag, may bawi. Kaya ang nangyayari dito, palaging may hope na, ay, baka manalo ako ngayon. Ay, baka ganitong mangyayari. Without any control anymore. Kahit ang naitatabing pera sa bangko, nagalaw ni Joanna. Nagsimulang magkalamat ang relasyon nilang mag-asawa. Kung susumahin, 1.2 million pesos na ang naipatalo ng mag-asawa sa online gambling. Wala kami makain. Nung time na pagkagising namin, nagugutom yung anak ko, walang pagkain. Sabi ko, kagabi lang may pera ako, ngayon wala na ako maipakain sa anak ko. Nasayang ang 1 dekadang pagsisikap ni Erwin bilang seaman. Nakakahiya, siyempre sa kapitbahay. Sabi niya, seaman ka, wala ka man lang, asan yung mga napundar mo? Natigil lang sa pagsusugal ang mag-asawa nang suntukin ni Erwin ang gwardiya ng online gambling station na malapit sa kanila. Pinagbawalan na kasi silang pumasok at maglaro rito. Sa ngayon, minsan 1 linggo kung magsugal sila. Tumigil na ako pero minsan pag natetempa ko, siyempre minsan may pera ako sa bulsa na mayroon akong mga 500, subukan ko nga, baka makachamba. Susubukan ko, yun. Wala talaga yung hirap eh. Nagsara na ang online gambling station sa kanilang lugar. Yun yung aral na gusto ko na talagang ihinto. Sabi ko, ayoko na. Dito masisira yung pamilya ko. Siguro, nakapag-down na kami ng bahay kasi noong time na nagbabarko siya, sabi ko, bahay lang, masaya na ako. Sa ngayon, nagtatrabaho sa Barangay Hall si Erwin bilang 1 tanod. Coordinator naman ng 1 catering business si Joanna. Hindi ko nga alam kasi sa ngayon, may hirapan ng mga bangon kasi hindi na ako makasakay ng barko.